Ito, basic sa topic ng predestination and eternal security. Hindi ka na-impyerno dahil gusto ng Diyos na impyerno ka. Na-impyerno ka dahil sa sarili mong desisyon. Ang dahilan kaya ka predestinado kasi nakita na ng Diyos bago pa itatagal sa libutan kung ano yung desisyon mo. Romans 8:29. For whom He did foreknow, them He did predestinate to be conformed to the image of His Son. Ngayon, ganun na rin, nakita na ng Diyos yung puso ni Judas, nakita na ng Diyos yung puso ni Cain, lahat yan ay predestinado, pero hindi dinoktor ng Diyos yung puso. Sa Romans chapter 9, ginagamit ng Baptist, God hardened the heart of Pharaoh. God hardened the heart of Pharaoh not by entering into the hard parts, dinoktor yun. He allowed circumstances na may magpapaliwanag sa paraon, ay kaya din namin ito, magigero rin kami. So that's how God allowed, when God allowed those magicians to do that, that's how God hardened the heart of Pharaoh. Parang akala ng Pharaoh, nagtatagumpay pa siya. Pero in reality, hindi niya dinoktor puso. Sariling decision ng Pharaoh yun. So to understand correctly the issue of salvation through predestination and eternal security, it's because of foreknowledge. Without foreknowledge, walang kwenta mga free will ninyo. Doktorado lang kayo, gaya sa paliwanag ng mga Baptist, makalbinista extreme. So, ganun din kay Cain. Ito, masahin natin Genesis 4:7. Di ba? If thou doest well, hindi mo nga, para pita niya. If thou doest well. Dati, nakabangga ko yung kasama mo sa church si Pastor June Rivera. Si Judas pa, pag humingi ng tawad, patatawarin ba siya? Sagot niya, hindi. Kasi nakaamba rin sa impyerno. Alam ng Diyos yung ginawa niya, magpapakamatay siya eh. Si Cain, pag siya pinatakda niya, hindi ba siya tatanggapin? Kung sa unawa natin, by predestinado yan, bakit pa siya pakatawarin? E di sinungaling ito. Tawa niyo, ang totoo to, within the time frame of creation, yung real time na tumatakbo, God is bargaining with you. God is knocking at your door. So, hindi na niya gusto ma-impyerno. Pero beyond time, God saw the finished product. Just because you are not in the position of God to dictate, you should stoop down because in real time, your salvation was a condition of your free will. Beyond time, God saw it as a finished product. You cannot see beyond time unless magpasakop ka muna sa Diyos, and God will lead you out beyond time and you see that. You see yourself before the foundation of the world. Napako kasama ni Diyos. That's all. Ano po, brad? Saka ba? Lahat ba ng mga serpent seed may katotohanan? Loud. Lahat ng mga serpent seed may katotohanan? Okay. Like, hindi ang katotohanan na partial truth. Okay? Yung mga serpent seed, may alam silang bahagi ng katotohanan na pinagsasarado nila ng isip. Okay. Kasi kung kaya tinanong ko yung kung may katotohanan sila, didikta sila lahat yung serpent seed. Okay. Ang katotohanan dito, ito na, kaya maintindihan natin maliwanan sa time and age, no? Ang katotohanan ay progresibo, yung sinasabi ni Barbara ng lakama. Pwede kang magtundok, meron kang alam na katotohanan. Pero yung alam mo katotohanan, may sisingilin pa yung Diyos sa'yo na binigay niya. So, huwag tayo magkunti ito. Inisip ng denomination niya na, alam namin totoo ito ah. O, tumanggap tayo kay Kristo, the judge and live by faith, pwede na ito ah. Hindi tayo dapat makontento sa katotohanan na alam niyo. Kailangan habang nabubuhay tayo sa mundo, ang tabayanan niya yung iba pang katotohanan na ihahayag ng Diyos. At yun ang kaligtasan para sa kanya. Kasi may babasahin kasi ako kaya siya talong ko yan eh. So sinabi na rin sa buwan. Kasi si Cain talaga, hindi talaga siya anak ng Diyos. Kasi hindi talaga siya. So 1:44. Kayo'y sa inyong amang Diablo.
at amang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao at buwag pananguna at hindi nananahan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng mga ganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ay wala talaga silang pag-asa sa buhay na walang hanggang kasi magsisipa yan, hindi talaga ang katinang isya. Kasi mga sinungaling talaga yan. Okay. Ulitin ko yung sabi ko, ha? Pinatay ng Diyos ang predestination ng bawat isa dahil nakita na niya bago ito talaga sa limutan. Okay? Balik, kung babalik na rin namin kay isipan ng Calvinista, kahit anong gawin nila talagang patungong impyerno sila, hindi yan ang tinuturo ni Barbara, hindi yan ang tinuturo ng Biblia. Ang Diyos natin ay nais niya wala sanang maimpyerno. Pero wala siyang magagawa kung ayaw ng tao. Amen. Palapagan natin ang Panginoon. Praise God. Kailangan tayo oras. Pag-overtime na tayo.